What's up guys, welcome back to my channel Z Beta. So for today's video, update lang tayo dito sa mga alaga ko dito sa Las Piñas, and magwa-water change tayo kasi mga 1 month na tayong hindi nagwa-water change. So turo ko din sa inyo yung mga step by step procedure ko sa pagwa-water change. So bago ang lahat, intro muna tayo. Subscribe, ding dong, ding dong. Yun, what's up guys, welcome back. And ito, nakita nyo tong community ko ng mga beta. So may parang yung lumot-lumot na sa gilid ng aquarium tsaka sa ilalim niya. Yan, marami ng poops. Mga 1 month ko na tong hindi na water change dahil sa sobrang busy ko. Nakita nyo naman may mga film oil na sa ibabaw ng tubig. So ang gagawin natin, linisin natin yung mga poops nila, and then mag-water change tayo ng mga 50%. Siyempre yung mga gagamitin natin sa pag-water change dapat stock water din. So bakit 50% lang, hindi 100%? Siyempre may mga beneficial bacteria pa rin dito sa loob ng tank na to na kailangan ng mga isda natin, at siyempre para hindi rin sila ma-water shock. So itong mga bedang to, mga anak laton ni Gold dito yung mga natira. Yung iba diba naiwi ko na sa Laguna. Kumita nyo naman iba bansa. So yan, for keeps na sila lahat. Iba nag-aaway-aaway kasi iba dito mimili pa rin. Pero yan na, pinagsama-sama ko ng mga tira matibay. Hindi, joke lang. Okay lang naman, hindi naman sila masyadong nag-aaway-aaway kasi matagal sila magkakasama dito sa dump na to. Pero yung iba, pag umakita ninyo, may mga kagat-kagat na yung mga fins nila, lalo na pag lalaki, dahil masyado silang bully. So ito naman guys, yung stock water ko, 24 hours na to. So ang gagawin ko lang is mag-add lang ito ng anti-chlorine. Syempre malaga pa rin to, kahit sabi mo 24 hours na siyang na-stock, maganda pa rin maglaro ka ng maglagay ka ng anti-chlorine pang condition ng ating tubig. Syempre malay mo, hindi naman lahat ng anti-chlorine ay nag-evaporate sa tubig, sa stock water na to. I mean yung chlorine pala, hindi anti-chlorine. Yung chlorine ay hindi pa nag-evaporate sa ating stock water. So ayan. So magpapatak lang ako nito kasi wala pa tong 5 gallons tong ano natin. So mga patak lang tayo mamaya nitong anti-chlorine. Tapos may isa pa tayong gagamitin. Itong ating methylene blue. So syempre mga 1 month na yung ating tubig dun sa tank natin. So possible na meron ng mga bad bacteria na tumubo sa mga isda natin. So yan, papatak lang din tayo ng methylene blue. Yan, shake shake lang muna bago natin gamitin. Yan. So syempre kailangan din natin ng ito, mahalaga to, asin. Bukod sa meron na ako methylene blue, hindi taga ako nakakalimutan maglagay ng rock salt. So ayan, lagyan natin ng rock salt. Mga 2 pinch lang. Ayan. Tapos, ito ang ating anti-chlorine. Magpapatak lang tayo. So sa 10 gallon daw kasi is 1 teaspoon daw. So dito patak-patak lang. Nakalaano ako 5 patak. Mix natin itong methylene blue. So methylene blue unti lang, hindi naman sobrang dami. Unti lang. So syempre haluluin natin para mag-mix lahat yung nilagay natin. So after dito, linisin naman natin yung
aquarium tank natin ng mga beta. Tatanggal na tayo ng poops at syempre magbabawas na rin tayo ng 50% na tubig para matanggal-tanggal yung mga filmoid. So yun guys, gumagamit ako ng Turkey Buster pang tanggal ng mga poops nila. Nas forward ko na kasi napakatagal nito. Wala tayong hose. Tapos ito guys, yan. Umuha ko ng milk teacup. Tapos sa may gilid ko lang pinapadayan yung tubig para hindi masyadong ma-disturb sila. So 50% yung pinawas natin, 50% din yung ibabalik natin yung tubig. Yan, natapos na yun sa bukas, thank you. So yun guys, natapos na natin yung water change natin ng ating 5 gallon tank ng mga peta. So yan, okay, nakita nyo naman, medyo lumiwanag na ang kanilang aquarium tank at luminaw ang tubig. At in-next naman natin ngayon yung mga nasa individual tank na mga beta. So ito naman si Binky, 8 months na siya sa amin. Yan. Tapos ito naman si Blueberry, 8 months na rin siya dito sa amin. So mga approximate mag isang taon na sila. Ito naman yung anak nila, Binky at Blueberry. So nag-molt na siya ulit. Yan, para na siyang grizzel. Ito rin, anak ni Blueberry at ni Binky. Tapos dito naman sa tank na to, namatay na si Goldie. So nag 100% water change ako yung pagkakamali ko. So siphon out lang natin yung mga poops nila. Yan. So nag-siphon ako ng mga poops after niya, laging kumain para mapanatiling malinis ang kanilang mga tank. So kung ilan lang yung nabawas nating tubig sa ating beta tank, yun lang din ay dadagdag natin. Tapos dito naman sa tank na to, lagyan din stock water, tapos maglalagay tayo ng bagong beta para hindi naman sayang. So yun guys, natapos na rin tayo mag water change ng ating mga beta tank and 5 gallons na aquarium. So sana may natutunan kayo sa mga ginawa ko ngayon, and don't forget to like, share, and subscribe na rin sa mga bago. So ako na rin yung video natin, see you sa mga next video ko. Can I say, see beta.